Patapos na nga ang taong 2021 at hanggang ngayon ay patuloy pa din ang pagtakbo ng labanan na nangyayari sa Onigashima. Marami na nga yung naging minor at major casualties na natamo ng both sides. Natalo na nga yung Tobiropo sa side ng Animal Kingdom Pirates, maging isa sa mga calamity ni Kaido na si Jack ay natalo na din. Habang sa side naman ng Alliance, matindi yung pinsala na natamo ni Kinemon at Kiku na nitong mga nakaraang buwan lang talagang pinag-usapan. Dahil nga parang ayaw silang patayin ni Oda. Tanging si Ashura Doji pa lang ata ang nakita nating member ng Scabbards ang nagtamo ng matinding pinsala to the point na pwede nating sabihin patay na siya. Pero hindi natin alam. Maidagdag ko pa nga dito yung naging statement ni Hawkins. Ayon sa kanyang hula gamit yung kanyang mga tarot cards, meron isang character na 1% na lang ang tsansa na abutin pa ng bukang liwayway dito sa laban na ito. Marami yung nagsasabi na si Drake ang tinutukoy ni Hawkins kasi hindi naman talaga mapagkakaila na noong ito ay pinakita na sa anime na corner nga si Drake ni Nahusu, Hawkins at Queen. Pero yun na nga, dito na tayo sa gusto kong ipahiwatig sa video na ito. Siguro naman marami pa din yung naghihintay ng major death na mangyayari dito ngayon sa Wano. Well, kahit papano nag-e-expect din ako ng ganito. Kasi di ba kung iisipin, yung Wano Kuni ay talagang usap-usapan ngayon sa labas ng Wano. Dahil nga sa pagbuo ng alliance ni Kaido at Big Mom na dalawa sa apat na emperor ng New World. Tapos maidagdag pa si Luffy na talagang prominenteng pirata na kilala dahil sa mga involvement nito sa mga major events na nangyayari ngayon sa One Piece World. Kung kaya't sobrang laking scale ng battle na ito, dapat ganun din kalaki yung mga magiging casualties dito. Ngayon pag-usapan na natin kung sino nga ba yung nakikita ko na mamamatay ngayon sa arc na ito. Hindi ko alam kung maraming magdi-disagree, pero siguro naman marami na din kayo nakitang theories na katulad ng naiisip ko na ito. Ang character nga na ito ay walang iba kung hindi si Marco. Bakit si Marco the Phoenix? Unang-una sa lahat dahil sa patuloy na developments na nangyayari, nakita din natin kung gaano katindi yung effort na binibigay ni Marco upang makatulong sa Alliance. Pero ang pinagtataka ko dito, bakit mismong si Marco ay sinabi na hindi pa din niya alam kung ano nga ba yung magiging role niya sa laban na nagaganap. Binanggit niya nga ito sa chapter 995. Pero yun nga, nakita pa din natin kung gaano siya katindi bilang isang fighter. Speaking of role, ano nga ba yung kanyang magiging role? Dito na papasok yung panel sa chapter 1032. Nakita natin ulit si Marco na nasa kanyang Phoenix form habang daladala niya si Izo. Nabanggit ni Izo dito yung tungkol sa narinig nilang broadcast. Ito nga ay yung tungkol kay Cousin Bo o yung Fire Demon. Tingin ko nga ito na yung magiging role ni Izo at Marco sa istorya. Mukhang ang mangyayari pupuntahan nila yung aparisyon na ito upang pigilan. Kasi yung last time nga parang wala naman silang kinakaharap na kalaban. Pero hindi tayo sure pwede silang pumunta kay Big Mom upang tulungan si Nalo at Kid. Pero I don't think na mangyayari yan. Kung kaya't mas malapit pang puntahan ni Marco at Izo yung Cousin Bo. Tingin ko mahihirapan yung lahat na pigilan yung Fire Demon na ito. Lalo na't sobrang bilis nung pagkilos. Kung kaya't nakikita ko na si Marco yung gagawa ng paraan. Hindi pa ganun kalinaw pero malamang sa malamang gagamitin dito ni Marco yung kanyang natitirang mga enerhiya upang pigilan yung Fire Demon. Take note na yung Devil Fruit ni Marco ay hindi nagbibigay ng powers kay Marco para maging immortal siya. Kahit na ito ay nag-aalaw para mag-regenerate yung kanyang mga pinsala. Ito ay merong limitasyon. Sinabi ito mismo ni Oda sa SBS Volume 58. Ayon kay Oda dito, merong limitasyon ang Blue Fire ni Marco. Dahil isang Zoan si Marco, meron siyang totoong katawan na mauubusan ng enerhiya kapag patuloy siya sa paggamit ng kanyang Devil Fruit. Nakakabahala din tuloy yung moment na ginamit niya yung kanyang AOE na technique na Phoenix Fire Apple saan lahat ng apektado ng Ice Oni ay sinunog niya gamit yung kanyang Blue Fire. Imagine kung gaano katindi yung enerhiya na kinain nito kay Marco. Connected pa din sa bagay na ito, remember kung paano ko inahalin tulad dati yung nangyayari ngayon sa Onigashima sa Alabasta Arc. Yung habulan nga sa oras dahil sa merong bomba ang sasabog. Sa Alabasta Arc, ginawa ito ng buong Straw Hat kasama si Vivi. Hinanap nila yung bomba na tinanim ng Baroque Works habang yung gera ay nagpapatuloy. Dito naman sa Onigashima, si Yamato yung naging parallel ni Vivi kung saan hinahanap niya yung basement upang tanggalin yung mga gunpowders at explosives na nandoon dahil mas mapapalala nito yung trahedya kung hindi magawa ng paraan ni Momonosuke yung pagpigil sa pagbagsak ng Onigashima. Naging isang race nga ito laban sa oras dahil nga sa paglitaw pa ng Cousin Bo. So na-establish na nga yung idea na parallel nga yung mga sitwasyon na ito. Pero paano ito maikokonekta kay Marco? Pansinin pa natin yung ilan pang parallels. Nabanggit ko na nga din ito dati, si Kaido ay parang si Crocodile na ilang ulit
na tinalo si Luffy. Another parallel nga dito ay kung sino nga ba yung nakalaban ni Crocodile at Kaido bago ulit magpatuloy yung kanilang laban kay Luffy. Si Crocodile ay nakalaban si Chaka. Si Chaka ay isa sa dalawang head guards ng Alabasta Kingdom. Taglay ni Chaka yung Devil Fruit na tinatawag na Zoan Type Devil Fruit Inu Inu Nomi Model Jackal. Habang dito naman eh nakalaban ni Kaido si Yamato na taglay yung Mythical Zoan Type Devil Fruit na Inu Inu Nomi Okuchi no Makami. Nakita nyo na ba yung pinupunto ko? Ang isa pang head guard sa Alabasta alongside Chaka ay walang iba kung hindi si Pell. Taglay ni Pell yung Zoan Type Devil Fruit na Tori Tori Nomi Model Falcon. At ang naging matinding role ni Pell sa Alabasta Arc ay yung pagligtas niya sa buong kaharian sa pamamagitan ng pagdala ng bomba sa kalangitan upang doon ito sumabog. Habang dito naman sa Onigashima, si Marco ay nagtataglay ng Mythical Zoan Type Devil Fruit na Tori Tori Nomi Model Phoenix. Indikasyon kaya ito na posibleng si Marco yung magiging sagot upang mapigilan yung matinding pagsabog na mangyayari. Ito na nga ata yung magiging major role ni Marco sa Onigashima. Pero syempre magbibigay ako mamaya ng mga punto ko kung bakit hindi ito posibleng mangyari. Balik na tayo. Ngayon nga eh meron na tayong mga koneksyon na nabuo kung ano nga ba yung magiging role ni Marco sa Onigashima. Ngayon naman ay yung napaka-random na ginawa ni Oda sa pagdating nga ni Marco sa Wano Country, which is posibleng ang mag-indicate ng pagkamatay ni Marco. Kung matatandaan, in-invite siya ni Neko Mamushi para makatulong sana, pero ito ay tinanggihan niya. I mean, hindi niya kaagad tinanggihan. Ang sinabi niya lang ay susunod siya kasi nga binabantayan niya pa yung isla na mahalaga para kay Whitebeard. Pero merong something na nangyari na hindi natin alam na dahilan nga upang sumama na si Marco kina Neko at Izo. Iniwan niya nga yung isla na yon para pumunta sa Wano Country. Sana lang walang mangyaring masama doon. Pero yun nga, bago nga ito mangyari, nag-iwan pa nga ng note si Marco para ibigay sana ni Neko Mamushi kay Luffy kung hindi siya kaagad makakarating. Nakalagay sa letter na ito yung mga katagang I'll be late but I'll be there. At dahil nga wala nang kwenta yung papel na ito, tinapon na lang ito sa gitna ng karagatan. Napaka-random nga ng bagay na ito para sa akin. Kung kaya't naniniwala ko na meron itong ipapahiwatig pagkatapos ng Wano Kuni Arc. Baka gawin ni Oda eh merong mga character na makakakita sa sulat na ito at mababasa nila yon prior nga sa magiging pagkamatay ni Marco. At para bang isa na rin itong huling habilin. Imagine, imbis na kay Luffy ito ipaparating, eh mukhang para pala kay Ace at kay Whitebeard to, diba? Kung natatandaan nyo pa yung scene na ito, eh napaluha nga si Marco matapos niyang maalala yung moment kung saan sinasabi ni Ace na gusto niyang pumunta sa Wano Country para ipaghiganti si Kozuki Oden. Ang kaso nga lang, ayaw mangyari yun ni Whitebeard. Ito nga ay makikita sa chapter 999. Napakadaming ang touching flashbacks dito na tungkol kay Whitebeard at Ace. Yung sulat na ginawa ni Marco eh para kay Ace at Whitebeard na nasa langit na kung saan sinasabi niya eh malilate siya pero magkakasama din silang tatlo sa langit. Well, speculation ko lang naman yan. Bali yan na nga yung topic natin ngayon. Anyway, counter argument naman, bakit hindi mamamatay si Marco? Kahit na siya yung parallel nga ni Pell sa Alabasta, huwag nating kalimutan na si Pell ay nakasurvive pa din. So if ever man napagpigil nga sa Kazenbo yung role ni Marco, posibleng makasurvive nga siya dito. Sunod na idea, meron pa nga tayong naiisip na user ng Mythical Zoan Devil Fruit na Tori Tori Nomi. Walang iba kung hindi si Kozuki Yori. Pwedeng si Yori nga yung gumanap sa role na iyon, na parallel kay Pell, diba? And lastly, bukod sa parang ayaw kong mamatay si Marco, kahit papaano, meron pa nga siyang role na gagampanan in the future. Yun nga ay yung kanyang pagbabantay at pag-aalaga sa naiwang legacy or hometown ni Whitebeard. Nakakalungkot naman kasi kung papatayin nga siya sa istorya. Pero syempre, hindi natin alam. Tulad nga ng sinabi ko, sobrang tindi ng laban na ito, kailangan din ng matinding kapalit. So ano nga ba yung masasabi niyo mga kapirata? Maraming salamat sa panonood. Paalam!